Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Trillanes, harapang binira matapos sabihang traidor si Duterte. Mainit na usapin ngayon ang tungkol sa West Philippine Sea at nadamay pa ang mga dating presidente na kung saan sila umano ang nagpatanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para angkinin na ng China ang nasabing lugar. Diretsahang sinabi ni dating Senador Trillanes na si former President Duterte ang mismong nag-traidor sa Pilipinas. Well, ano nga bang naging basihan niya? Let's find out. Maliwanag na sa taong bayan na si Duterte talaga yung traidor. Ano? Kasi nung naupo ito si Duterte for 6 years, pinahinto niya yung EDCA. Ito yung supposed to be magbibigay ng counterbalance sa aggressiveness ng China. Pangalawa, pinapasok niya yung mga Togo, di ba? Tapos pati yung sa mga kampo, remember, pinayagan niya mag-set up ng mga towers. Tapos yung ano pa, yung mga infrastructure projects at yung third telco. Di ba? Yung Chinese telco ngayon, may common towers. May higop na nila lahat eh. Magiging omnipresent na sila dito. Si Duterte ang gumawa niya. Pinahinto pa niya yung EEZ patrols sa Philippine Navy nung naupo siya. This was around 2017. Sinabi mismo yan ng Navy commanders, hindi na sila pinagpapatrolya ni Duterte. To top it all, sabi niya na sana daw gawing probinsya na lang ng China itong Pilipinas. Sinabi ni Duterte yan. Kaya naman, nang mabalitaan ito ni Senador Robin Padilla, agad itong nagbigay ng pahayag patungkol sa mga birada ni Trillanes. Ginoong Pangulo, ito pong sunod-sunod na araw, lumalabas po ang mga mapaggawa ng chismis patungkol po sa mga pangulo daw na nag-traidor sa inang bayan. Una po dyan, gumawa po ang ating kasama ni Senator Jinggoy Estrada ng pagtatanggol sa kanyang ama. Sumunod din po, pinagtanggol din po ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang sarili patungkol po dito. Ngayon naman po ay binabakbakan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais ko lamang pong ipaalam na kahit kailan, hindi po nagkaroon ng pag-uusap ang bansang Chino at ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol po sa pag-aalis ng MV Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Ito po ay pinatunayan din ng ating dating kalihim na si Miguel Dea patungkol po rito. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pong dating Pangulo ay master sa geopolitics at hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. At katunayan, sa panahon po niya, nagkaroon tayo ng napakaraming assets po natin sa Armed Forces of the Philippines. Maging himpapawid, karagatan, katihan. Sa panahon po niya, nagkaroon ng maraming assets ang Coast Guard. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating dating Pangulo ay siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traidor. Maraming salamat po. Well, naalala ko tuloy yung mga birada ni former President Duterte dito kay Professor Trillanes. Ugok ito si Trillanes. And it is too tight. That is why para kang buang sa salita. Rebuild ka pa dyan. Hindi ka pala marunong eh. Puro purma, puro hambog, puro hamon. At batukan mo raw ako. Sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol sa usaping ito? Comment nyo lang ang inyong opinion at ating pag-usapan. Diba da bago kayo mag-implement ng project, sinusolve nyo muna yung problema sa right of way, naayos nyo muna yan. So ibig sabihin, nagpa-implement kayo ng project na hindi nyo pa naayos yung right of way. Yes sir, may mga kasing proseso. Sandali na po, yan o. Yes, sabi mo kanina, pinabayaan lang kita magsalita, sabi mo maraming pumapalag-palag. Okay? Now galing mismo sa inyo yun. Now, tinatanong ko sino man pumapalag-palag. Bigyan mo sa akin mga pangalan. Yes. Sabi mo, problema sa right of way. Diba, nandito kayong lahat na ganiya, mga engineers and all. Kasama sa dapat na ginagawa nyo na bigyan ng solusyon o ayusin o tapusin ay yung problema sa right of way bago sa implementasyon ng isang proyekto. In this case, the project has been implemented without considering the right-of-way issue. Kaya nga sabi mo, maraming pumapalag. So bakit kayo nagpa-implement ng project na hindi nyo pa natatapos yung problema nyo sa right-of-way?
Yes, sir. Yung sa right of way, kung may negotiation naman po, sir, pagka binigyan ka po, sir, ng permit to enter yung area... Ay, hindi po, General, sir. Hindi po. Again, for the nth time, kailangan yung right of way issue ay natugunan na. Kompleto ng mga papeles, nagpirmahan na kayo na yung may-ari ng lupa na dadaanan itong dam ay pumayag na at nabayaran na, etc., etc., etc. Nang sa gayon, wala nang papalag kapag ginawa na yung proyekto, tuloy-tuloy smooth sailing, ika nga. In this case, hindi. Nag-implement kayo nang hindi pa tapos ang issue sa right of way. And this is a rampant problem, Mr. Chair. Marami sa mga proyekto ng NIA na inuumpisahan na agad nang hindi pa natatapos yung issue sa right of way, and then dumating yung time na may mga pumapalag tulad ng sinabi mismo ni General Bisaya, then nahihinto yung project, bayad na, nahinto, abandonado, nilalayasan na agad yung proyekto, nasa short chance dito ang taong bayan. Doon po, ito po ang ating isa sa matatalakayin dito. Bakit kasi kayo nag-implement ng mga proyekto nang hindi nyo pa natatapos yung issue sa right of way? At I need the list of projects na nagkakaproblema sa right of way, because that will tell us na merong nangyaring anomalya at meron dapat managot. Again, for the second time, Engineer Guillen, give me a list of all your projects pending right now dahil sa issue sa right of way. Sa next hearing, give me a list of those. Yes, Your Honor. We'll give you a list. And if I may add, sir, sistema po kasi talaga niyan is that sa feasibility study, kasama po na po talaga yung environment, yung envi and social na tinatawag po sila. Yung environmental issues and social issues. Tinignan ko po naman yung naging status po ng Balog-Balog, sir. Initially kasi, around 500 people po ang involved dito, sir. So, nung sinimula naman nila, naayos naman nila yung iba. Kaya lang, as time goes by, kasi ang isang project po kasi, hindi mo naman din ma-perfect lagi, sir. Mayroong lumilitaw na problema. Sorry, Engineer Guillen, you're an engineer. You're with the NIA for many years, and I'm not. Okay? Ang ginagamit ko lang is logic. Okay? Common sense. Nakalagay po sa feasibility study, kasama yan, na before you implement any project sa irrigasyon, kailangan tapusin muna yung issue sa right of way. Now, my question to you is, sino ang nag-approve ng inyong feasibility study sa mga proyekto na kung saan nagka-problema sa right of way? Dahil yun ay may issue, yun ay may kaso na harapin ngayon. Kung sino man yung engineer na yun. Your Honor, ang gusto ko because right now, meron tayo, Mr. Chair, so far na discovery ko, dose-dosena na naka-pending because may issue sa right of way. And I want, kaya nga sabi kanina, mas maganda manggaling sa kanila, Mr. Chair, mag-produce ng mga proyekto na ka-pending at na-stop dahil sa issue sa right of way. Dahil kung ganon, may problema yung kung sino man yung sa NIA na nag-approve ng feasibility study. Your Honor. Can you answer that? Yes, Senator Tulfo is requesting for some documents also. Yes, sir. De facto po na nagkaroon ng memorandum of agreement, ay nagkaroon po sila ng agreement. Kaya po naisimulan na po nila yung project. Ang ipinapaliwanag ko lamang po, nung una po kasi is 500 lang po yung involved. Ngayon po ay nadagdagan yung mga 900 na po yata ngayon, sir. Yun po ang ipinapaliwanag. So, I'll have to cut you off. So, nagsimula po sila because there was... Yung benefit yung tao kasi nga... Sa tagal na, 5 dekada na, yes. Nagkaanak na yon, nagkaapo, yes. Na, nadami talaga yon. Tama po yun. Kaya ako man po. Kaya dumami po, Mr. Chair, dahil sa sobrang delay ng project. Kung tinaposan nila yung project on time, yung target date, hindi sana dumami na dumami yung gustong makisawsaw. Kung totoo may sinasabi niya, may nakisawsaw na gusto, sinasabi na kami rin, may-ari ng lupa niya. Yes, kasi ganito yan, Engineer Guillen, magtatayo ka ng project sa isang lugar, let's say 20 hectares. Okay? Sa 20 hectares yun, may masasagasaan ka. Lupa ni Juan, na sabihin natin 10 hectares. Pupunta ka kay Juan, clear na clear yun, from this date to that date, si Juan lang ang problema ninyo. Tama? So ngayon, pupunta nyo si Juan na may 10 hectares issue sa inyo. Titingnan nyo lupa ni Juan, titingnan nyo titulo, mag-agree kayo, magkaroon kayo ng agreement, bibilhin nyo. Okay? Pumayag si Juan, nagkabayaran. Now, kapag on target kayo, doon sa proyekto, wala kayong problema. Kasi nga, base sa inyong ginawa feasibility study, doon sa 20 hectares,
10 hectares doon kay Juan at inyo na pong nasold, wala na sanang issue. Yes, Mr. Senator. Gusto ko lang pong ipaliwanag. Sir, noong December lamang po ako sa NIA. Ang ginawa ko po nung ako po yung umupo sa NIA, nakita ko na po kagad itong mga problema. So, by January, kinakausap ko na po yung mayor. Si okay, mayor so naghugas kamay po kayo. It's okay. Yes, so, hindi saka, nito sakop to. So, tama po ba yung sinasabi ko? Tama po, sir. Dapat po was I making po sense to you? Yes, sir. Okay, yes, sir. Good. Kasi ayokong lalabas akong parang tanga rito. Kasi meron kang sinasabi na ginagamitan mo ako ng kung ano ng mga technical terms na hindi ko abot at hindi abot ng tao masang Pilipino na nakikinig ngayon. So I was making sense, tama? So ulitin ko, give me a list for the last time pagdating sa susunod na hearing, listahan ng mga proyekto na na-stop dahil sa issue sa right of way at sino ang nag-approve ng feasibility study noon. Even kahit na sabihin natin before your term. I need the list of those and the name of those person kasi yun ay pwedeng kasuhan. Yes, sir. Going forward naman po ay itong case ng Balog-Balog ay January pa lamang po, nakikipag-ugnayan na po ako sa mayor ng San Jose tsaka sa governor po ng Tarlac tsaka yung mga political leaders po nila kasi bilang dati po kasi akong mayor. Mayor ka din dati. Yes, sir. Alam ko po yung, alam ko po yung problema, sir. So, titingnan ko po na yung mga susunod naming projects ay maiwasan po yung mga ganitong situation. Why talk to the mayors? Why not talk to the owners of the properties? Owners of the land? Nakikipag-usap din po ako sa kanila, sir. Pati yung mga nagpunta dito. Why not talk directly to the owners of the land? Ba't pupunta pa kayo sa LGU? Eh baka pasintabi sa mga mayor, baka si mayor papatong pa. Hindi naman, sir. No, just this is reality. Come on. This is reality 101. Kasi bakit kailangan nyo pandumaan kay mayor samantala si mayor wala namang kinalaman doon sa proyekto ninyo maliban na lang kung political accommodation itong ginagawa ninyo because request ni mayor kaya kayo ay pupunta doon kahit nabaluktot yung proyekto pipilitin nyo alang-alang sa pagkiksama kay mayor. I'm just making an example, wala akong pinapatamaan dito. Now, kung ang inyong proyekto ay talagang galing sa inyo at gumawa kayo ng feasibility study na kailangan talaga magkaroon ng irrigation dyan para makinabang yung mga farmers, then wala dapat ibang kayong kakausapin kung hindi yung owner ng lupa na masasagasaan ninyo dun sa proyekto na yon, dun sa sinasabi kong right of way. Diba? Kapag naayos na yung problema dun sa right of way, smooth sailing na kayo at you will be on target dun sa proyektong yon. Your Honor. So you don't need to talk to the mayors and the governors and the congressman and the barangay chairman. Ganito po siguro pwede kayong kumuha sa permit kung kailangan. Yes, sir. Ganito po kasi yan, sir. Pero sabi mo kasi kanina, hindi natapos yung project kaya nakikiusap pa sa mga mayor. Are you trying to respond to the query or trying to argue? I'm trying to explain. Go ahead, Your Honor, ganito po kasi yan. Kasi po yan, pagpapasok ko sa isang lugar, sa isang bahay, dapat kumatok ka din. So nagpapaalam po ako sa mga mayor doon. Yung barangay captain po, yung isang nagsalita po rito noon, nagpapaalam din po ako. Para naman po pag may problema ako doon, may makakatulog sa atin. Mr. Chair, ang pinag-usapan kasi rito, yung Balog-Balog, sabi mo kasi, di ba, na-abandon na yon. So nakikiusap ka mayor. Yan yung sa mga proyekto na gagawin nyo pa lang. Of course, I agree with you. Bago ka gumawa ng proyekto, kahit saang lugar, kakatok ka nga, pasintabi ang tawag doon sa mga taga-LGU because territory nila yon at kukuha ka ng mga corresponding permit. Tama? Pero doon sa mga proyekto na nagawa nyo na at nabubulok na, bakit ka papupunta kay mayor?